Hi guys, welcome back to my YouTube channel and for today's vlog. Kasi marami nagtatanong nito, ba't daw nagdadry yung buhok pag may kulay yung buhok? Kasi yung papa nagre-reban sila ng walang kulay, maganda daw. Pero pag nagreban sila ng may kulay, medyo nagdadry na. So ito yun guys, papakita ko muna yung model natin ngayon. Bali dito siya lagi nagpapareban, regular customer natin. Ipapakita ko na yung kanyang buhok, ito yan. Bali, isang taon na ang kanyang previous ribbon, tapos noong December, nagkulay siya. So mga 6 months na rin ang kanyang hair color. So ito yung gagawin natin ngayon. So yun guys, na-apply na natin yung unang gamot, yung hair banding. Hindi ko na pinakita kasi basic naman yun. Bali, ito na yung tubo na may kulay. Ayan. Ito yung technique dyan guys, para hindi mag-dry. Kasi mas mabilis kasi itong kumalab yung gamot. Kaya kuminsan pag nagpapasobra ng babad, kaya siya nagda-dry. Kaya ang technique dyan guys, pag matapang yung gamot nyo, ng pang-reband, ito yung technique dyan para hindi mabilis kumalab yung gamot. Ito yung ginamit natin kanina, yung rebanding cream. Gagawin nyo dyan, nahaluan nyo siya ng treatment. Kahit anong hair treatment guys, ito. Ihalo nyo lang dyan. Ayan. Kahit anong hair treatment pwede nyo gamitin. Nahalo na ito, pwede nyo nang i-apply. Ginagawa lang yun guys, pag ano yung gamot niya is matapang. Hinahaluan talaga ng treatment. Karamihan yun yung ginagawa. So, kailangan natin ng tubig kasi isprayan natin yung buhok pag in-apply na natin ito. So, ito yung ito. Binabad lang natin siya ng mga 20 minutes. Kasi ngayon, i-apply naman natin dun sa part na ano, may kulay. Yun yung bagong tubo. So, yun, mag-i-start na tayo. Hindi na natin pinakita yung pag-apply natin dun sa regrowth na walang kulay kasi yung topic naman natin is yung may kulay na buhok. So ganito lang yung gagawin natin. So yung una nating inapplyan yan, purong A yung nilagay natin. Tapos dito naman sa may kulay, yan yung hinaluan natin ng hair treatment. So yung lalagyan natin is yung may kulay lang. Yung nalagyan natin ng una, hindi na natin lalagyan. So yan. Pagkatapos nating ma-applyan yan, babasahin agad natin siya, para hindi gaano mabilis mag-develop yung gamot. Ang ganyan. Baligan lang yung gagawin natin. Yung part lang na may kulay yung lalagyan natin. Huwag din muna natin i-diretso sa baba kasi rebonded hair na yun. Padadaanan na lang natin. So, ulitin ko guys. Hinaluan lang ng hair treatment yung letter A ng pang-reband pag once na yung gamit yung gamot is matapang. Pero may mga ibang pang-reband naman, gaya ng shinare ko sa inyo last time ng ating video, na kahit hindi mo na siya haluan ng hair treatment, pwede rin siyang gamitin sa may mga kulay ng buhok. Kung hindi nyo pa napanood, yun yung Tita Prebanding na product na ginamit natin dun sa may kulay na buhok. Tsaka marami pang gamot na pwedeng pang-reband kahit may kulay, kahit hindi nyo haluan ng hair treatment. So para lang ito sa mga gamot na matapang. Pag yun yung ginagamit nyo at napansin nyo mabilis nagre-react yung gamot, lalo na sa may kulay na buhok, ito yung gagawin nyo guys. Haluan nyo lang ng hair treatment yung letter A, gaya na pinakita ko sa inyo, para hindi agad-agad magde-develop yung gamot.
kasi once na matapang yung gamit nyo, hindi nyo pa nalalagyan lahat for sure. Yung una nyong inaplayan ng gamot is nagda-dry na or napasubra na ng babad. So yun yung tendency na nasusunog yung buhok o di kaya nagpuputol-putol. So para ma-prevent natin yung pagkasira o pagka-rubberize ng buhok, lalo na sa may mga kulay, kailangan sakto rin yung process ng application ng e-rebanding ng ating pang-reband. So yung application din nito guys, dapat half inch away from the scalp yung application ng gamot. Huwag nyo yung sasagarin kasi pag once na nasagad nyo dun sa anit, papalambutin ng gamot yung balat nyo. So may tendency na baka malaglag yung buhok. Kaya yung iba kadalasan napapanot kasi nga sinasagad nila sa anit. So huwag nyo yung gagawin guys. So ganyan lang yung gagawin nyo. Hanggang dito lang kasi ito yung rebandin na itong sa babae. Bali yung regrowth lang na may kulay. Kasi pag hindi nyo hinaluan ng treatment to, tapos matapang yung gamot nyo, hindi nyo pa nalagyan lahat, yung una nyo nalagyan, masusunog nyo. Kaya ito lang yung technique dun. Bali, ganun lang yung gagawin para hindi mapasubrahan ng babad, para hindi mag-dry yung buhok, o di kaya magputol-putol. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, paiwan naman ako ng like, at pa-share na rin para makita rin ng iba, para may share na rin natin. Lalong-lalo na sa mga beginners pa lang. Malaking tulong din to guys. At kung may idea rin kayo, pa-comment na lang ako dyan sa baba para may share nyo rin yung technique nyo. So yun guys, pag na-apply nyo na yung gamot, huwag nyo na yung ibababad, i-check nyo na. Kasi may buhok kasi na mabilis talaga mag-ra kahit lagyan na treatment. So pag nalagyan nyo na lahat, titignan nyo ulit para hindi mapasubra. Kasi once na napasugraan nyo ng babad, doon magdadry. Hindi kayo yung masusunog. I-check na natin ulit. At pagkatapos nating ma-applyan lahat, huwag na nating ibababad ng matagal. Bali, i-check ulit natin lahat yung buhok. At kung nakita nyo nagre-react na yung gamot sa buhok, babasain nyo ulit lahat. Pero yung gamot, huwag nyo munang ibababa doon sa dulo, yung part na rebanded hair. Mamaya nyo na lang ilalagay pag okay na talaga siya. So ganyan lang, pag okay na, babasain nyo lang. Basain nyo na rin yung una nyo nilagyan sa taas. Ganyan lang yung gagawin nyo. Bali, sa video pala natin ngayon guys, hindi na natin ipapakita lahat yung full process ng reband. Bali, ipapakita lang natin yung full process na pag-apply natin ng e-rebanding cream. Kung gusto nyo ng mga full rebanding tutorial, bisitahin nyo lang yung iba kong video. May mga video tutorial ako dun ng reband, Brazilian at saka hair color. Disclaimer lang po pala ulit, hindi po ako professional na nagtuturo. Bali, sinishare ko lang yung way ko ng pag-reband. Kung may way kayo na mas maganda or mas madali, i-comment nyo na rin dyan sa baba para malaman din natin at may i-share natin sa iba, lalong-lalo na sa mga beginners pa lang. Bali, ganun lang guys, palitan lang tayo ng mga ideas para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat ulit. Sige guys, i-check naman natin yung strand test kung okay na yung gamot. Kuha lang tayo ng mga isang piraso. Bibinatin natin. Pero tingin ko okay na to eh kasi ano, okay na nga siya. Bali, chine-check natin no, kung okay na ba talaga. Ito guys, medyo okay na to. So yung gagawin nyo pag okay na, i-control nyo na lang, sisupply nyo na lang pababa yung gamot. Tapos, huwag nyo na ibabad, babalawa na agad. Dapat mabilisan. One second. So yun no, pag na-strand test na natin, at pag nag-okay na,
Bali, isusuklay na lang natin pababa yung gamot. Tapos, hindi na natin ito ibababad ng matagal. Babanlawan na natin siya kaagad. Bali, ang gagawin natin is banlaw lang talaga. Huwag nyo muna isa-shampoo or di kaya a-hair treatment. So yan, pag nasuklay nyo na lahat, babanlawan nyo na din. With magic sarap. So ito na yung outcome guys, pagkatapos nating mabanlawan yung hair rebonding cream. So ayan yung result niya, paplansyahin na natin siya pagkatapos. Bali yung gagawin ko dito is color reband, pero hindi na natin pinakita yung full process. Kasi yung topic lang naman natin is yung tama pag-apply ng hair rebonding cream. Bali ito na yung itsura ng naplansya, tapos lalagyan na rin natin ng neutralizer o yung rebonding B cream naman na pang reband. So ito na yan guys, na apply ko na dito yung rebonding B cream o yung hair neutralizer niya. Yun guys, na apply na natin yung neutralizer. Bali yung neutralizer, puro lang yung nilagay natin, hindi natin nilaluan ng treatment. Pero kung sa tingin nyo na medyo nakasobra yung babad nyo, pwede nyo maluan ng hair treatment din yung neutralizer niya para hindi gaano mag-breathe yung buhok. So yun lang yung gagawin nyo guys. Bali, bababad lang natin ng 10 to 15 minutes. Tapos, babanlawan na rin natin. So ito na yung outcome guys ng ating color reband. O diba? Yan yung nagtatanggal ng pagod natin. Yung makita natin yung gawa natin na sobrang ganda. Nawawala lahat ng pagod. At kung nagustuhan nyo ulit ang ating video ngayon, pa-like naman, pa-share na rin para makita rin ng iba. Salamat ulit guys. See you ulit sa aking next video. Salamat po ulit sa laging nanonood, sa mga subscriber natin dyan. Mabuhay kayo. God bless.